Although single mom ka, huwag mo namang isipin sana na porke single mom ka, hindi mo deserve na magkaroon ng lalaki na binata. Good morning, tawagin niyo lang po ako sa pangalang, sige, Iza. Sana, one of these days, mabigyan niyo po ako ng advice dahil sobrang bigat na ang pinagdaraanan ko ngayon. At wala akong mapagkwentuhan dahil po sa sitwasyon ko ngayon. Single mom ako at boyfriend ko hiwalay sa asawa at kasal sila. Wala. Ito, okay na naman sana, di ba? Okay na naman sana kung yung lalaki ay hindi siya kasal at wala siyang asawa. Okay? Wala akong ano doon. Hindi ako against doon. Pero dito kasi, although single mom ka, huwag mo namang isipin sana na porke single mom ka, hindi mo deserve na magkaroon ng lalaki na binata. Di ba? Huwag ka nang makipag ano pa sa lalaking. Meron ng nagmamay-ari. Kahit na hiwalay silang sinasabi. Pero kasal kasi siya eh. Diba? At di mo naman mention dito, baka meron pa silang anak. Although hiwalay sila, hindi naman yung dahilan na makipag-mingle ka pa o magkasama pa sa lalaking kinasal na. Kasi hindi naman talaga yun allowed. Biblically speaking, hindi yun allowed ni God. Okay? Ayaw niya ng ganun. Ngayon, single mom ka, di mo sinabi kung nagkaroon ka ng asawa. Probably nagkaroon ka lang ng anak at wala kang asawa. So, single mom. Or pwede naman kinasal ka pero wala kang sinabi. So, I assume na wala kang asawa. Pero yung boyfriend mo, yun ang may problema doon. Sa'yo, wala naman ako nakikita ng problema. Ang problema lang ay yung na in love ka sa lalaking, hindi naman talaga dapat mahalin pa dahil meron ng nagmamay-ari dyan. Although sasabihin hiwalay, pero he's already taken. Okay? Kaya ang mga sabi ko dyan, iwasan mo na yan at panoorin mo yung paano move on na video sa YouTube. Okay? Mabilis na para na pag-move on kasi matutulungan ka doon. Okay? Hindi lang yung para sa mga magkasintahan, pati na rin yun sa mga kagaya mo, nasa sitwasyon mo, na kailangan mong ma-realize kung ano ba talaga itong taong to, kung itong pinasok mong sitwasyon na to o relasyon na to. Okay? Hiwalayan mo na siya, okay? Para naman sa kabutihan mo. At kung ako sa'yo, since sinabi mo single mom ka, syempre may anak ka. Kaya ka naging mama. So, ano mo yung attention mo sa anak mo. I-divert mo yung attention mo sa anak mo. Lalo kung babae yan, isipin mo, babae yan. Mas alagaan mo yan kasi ngayong panahon, mas mahirap yung mga ganun. Na yung mga babae ngayon, last time, yung kagabi pa lang, yung nakita kong news ano ba yun? Yung nagpaalam na yung bata na bibili sa tindahan tapos the following day, nakitang patay na. Tinapo na dun sa ilog. So, mga ganun, okay? So, yun. Alagaan mo na lang anak mo at magdasal ka. At bahala na si God. Bibigyan ka ng magandang partner, I'm sure. Basta unahin mo lang siya sa buhay mo. Okay? Hindi naman tayo ibibiguin ni Lord kapag siya ang inuna mo sa buhay mo. Kapag siya talaga ang if you put God first sa buhay mo, you will never be last sa Kanya. Okay? Ikaw din ang laging first para sa Kanya. Bibigyan ka ng, yung ipaprioritize yung kabutihan mo. Okay? So yun, tiwala lang. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa buhay dahil na rin sa, wala tayo talagang relationship sa Kanya. Importante yung relationship sa creator natin kasi siya lang naman talaga nakakaalam ng mangyayari sa atin at yung makakabuti sa atin. Mahal tayo niya, okay?